naman yung pangalawang method ng ating trust analysis, yun yung method of section. So, ating problem number one. Determine the force in members BD, CD, okay, CE, DE, and EG using method of section. So, dito, ang gagawin natin, kukuha tayo ng section or gagawa tayo ng cutting plane line. At ang rules natin sa method of section, kagaya na sa introduction natin ng ating chapter 4, is that at least tatlo lamang yung unknown na makukuha natin. So, dito, pinakamadali, tayo gumawa ng ating cutting plane line. So, sabi natin ito ay section AA. Okay? So, bago yun, kailangan mo natin isolve yung mga reaction. So, dito, since symmetrical naman natin ang ating structure at symmetrical din yung ating mga load, so, ang overall resultant ng ating load is 15 kN divided by 2. So, this is equal to 7.5 kN. Okay? So, ngayon, proceed tayo sa section AA. So, section AA, drawing. Okay. So, this is C. This is 5, B, and A. Okay? So, this is 3 meters, and this is 3.5. And yung ating reaction at A is 7.5. So, wala nang kailangan pang horizontal reaction ng ating A kahit na hinge yan dahil wala naman tayong applied horizontal load sa ating structure. Okay? So, ngayon, kunin natin yung B. So, sabihin natin ang B natin is compression. Ito yung BD. Okay. Tapos, meron pa tayong ano, sabihin natin ito ay CD. Yan. And ito naman yung ating CE. So, ngayon, ang slope ng ating BD is, okay, so kailangan natin, ano, 4 minus 3.5 is 0.5. So, this is 0.5. So, ang vertical slope nito is 0.5. Ang horizontal naman is 3. So, ang hypotenuse nito is 3.041. At yung ating CD, ang vertical slope nito is 4 and 3 yung horizontal. So, 4, 3, and 5. Okay? So, dito, hindi na tayo basta-basta. Pwede gumamit lamang ng, ano, ng summation of forces vertical and summation of forces horizontal. Okay? Kasi tatlo yung unknown. Okay? So, ngayon, kailangan natin gumamit ng summation of moment. At mag-moment tayo kung saan, or mag-moment tayo sa isang joint kung saan makakapag-cancel tayo ng dalawang unknown. So, kapag nag-moment tayo at joint B, meron tayong dalawang unknown na CD and CE. So, hindi pa pwede. So, kapag nag-moment tayo at joint A, tatlo yung unknown. BD, CD. Okay, makasya pa rin CE. Dalawa pa rin unknown. BD and CD. So, hindi pa rin pa pwede. Kapag nag-moment tayo sa C, magka-cancel ang CD and CE. Ang unknown na lamang is BD. So, ganun ang tamang paggamit ng method of joints. Okay? So, ngayon, kailangan natin mag-moment at C. At yung ating BD, kailangan natin i-convert into its component. So, ito yung kanyang vertical component. Ito naman yung kanyang horizontal component. So, dapat dito, hindi na kayo nalilito kung paano yung direction ng components kasi dapat nakabisado na ninyo yung tamang pagkuha or pag-drawing ng direction ng mga components under forces and components topic sa chapter 2. Okay? So, dito, summation of moment at C is equal to 0, clockwise is positive. Okay? So, ang 7.5 iikot ng clockwise, therefore, it is positive 7.5 multiplied by the distance na 3. Okay? Next, 0 naman yung makikreate ng moment ng vertical component ng BD kasi dadaan siya sa mismong C, sa mismong joint C or collinear joint C. Okay? So, ngayon, ang mag-moment lamang sa BD is yung kanyang horizontal component ng counterclockwise. So, that is negative BD multiplied by horizontal component na 3 over 3.041 multiplied by the distance of 3.5. Okay? So, ngayon, masolve na natin yung BD.
Ang BD natin is equals to 6.516 kilonewton. At since positive siya, ang ating BD is compression. Okay? Next, meron na tayong BD. So, masok na natin ng CD and CE. So, ang unknown na lamang na vertical reaction is iisa. At yun yung vertical component ng ating CD. So therefore, pwede na tayo mag-summation of forces. Vertical is equal to 0. Positive, upward is positive. So positive CD multiplied by 4 over 5. Okay? Minus BD na 6.516 multiplied by 0.5 over 3.041. Okay? Plus 7.5 minus 5 kilonewton is equal to 0. Therefore, ang ating CD is equals to negative 1.786 kilonewton. At since na negative siya, ang ating CD should be in compression. Okay?